Actually, Jerome, oo, hi ka muna. Hi! Hi, hi guys. Hello. Hello sa inyo, mga netizens. Alam mo, online. Gusto ko yung nakikita ko yung bed mo sa likod mo. Gusto ko yung ano mo, background. Nandito lang nakikita ako. Hindi ako makapunta sa living room kasi walang, hindi abot yung signal doon. Ayoko ng unstable na ano. Oo. Tapos dyan ka nag-gaming, no? Pang-gaming yung ano mo eh. Yeah. Saka nagla-live ka? Saka nagla-live sa FB? No, hindi. Just ano lang, for fun lang. Naglalaro lang ako. Hindi ko pinagkakakitaan. Hindi pa? Nako, bongga na yan ngayon. Marami na nagaganyan. You know, ayoko na sumali. Sadali. Okay na. Ay, talaga. Yeah. Sayang din ah. Stress. Okay. So alam mo ba, Jerome? Oo, dapat guess yung kayo last time dun sa online show ko na Tonight with Alan Dila Saturday. Kaya lang sabi ni Miss Rosel, meron ka raw ano, rehearsal for SNL. At, oh, yeah. Kakatapos tama ba? Namin. Yep, dire-dire. Oh, so. Oh, at may tweet nga raw si Mr. M, di pwedeng mawala. Ayun, so, mm-hmm. Di natuloy. Si TJ yata pwede last Saturday. Mm-hmm. No, TJ. Opo. So, ngayon na lang Monday. Okay. Ayan. Ang tari ni Jerome. So, Jerome, dalawa ang shows mo. Meron ka ng Sunday Kada. Meron ka pang SNL. Nag-guest. Congrats. Nag-guest lang po ako sa SNL. Oo. Hindi ka regular? Hindi ko alam eh. Ang sabi nila regular or what. Pero ang alam ko, guest. Oo nga, I heard. Wala akong idea. Basta pag si Mr. M yun eh. So, I would go. Oo. Okay. So, congrats, bongga. May two shows ka agad sa ano? Sa bagong TV5. Okay. So, napanood ko ng ano, ang premiere episode nyo last Thursday. Congrats. Ang cute ng show. Ang cute ng series nyo. Okay. TJ muna. O, TJ muna. Hmm. Bilang si TJ ang bidang-bida nung ano, first sa ending lang si Jerome. So, diba? Save the best for last TJ. Point. Oo. Sa mga susunod, syempre siya naman. Okay, so nakakatawa ang nakakatawa yung character mo si nakakatawa si Ben Mendoza. Oo. Alam mo, TJ, ang charming mo doon, in fairness to you. Ang bong character mo, bagay na bagay mo. Tapos, so, halatang komportable ka sa role mo. Kita sa screen kasi, eh, sobrang nag-enjoy ka. Opo, nag-enjoy naman ako kasi talagang yung in-offer sa akin yun, talagang natuwa ako kasi first project ko ngayong lockdown yun, tsaka tawagan ka ba naman ni Ms. Rochelle at tsaka ni Direk na gusto ka nilang gawin mo yung role na yun. And binasa ko pa lang yung script, na-excite na ako, kaya sabi ko, pag bubutihan ko to kasi ayoko naman na masayang. Kaya in-enjoy ko talaga. So first ever series mo yan, di ba? Tapos bida ka? Yes. Yes po. So ang nagawa mo before, mga movies lang. Movies. Dami mo na naging serye pala sa TV, no? Opo, pero sakto-sakto lang naman. Hindi naman sobrang daming sunod-sunod. Pero nagkakaroon naman, paminsan-minsan. Oo, nag-ABS ka na, nag-GMA ka na rin. Marami ka nagawa sa GMA, di ba? Nakapag-TV5 ka rin before, di ba? Nakapag-guest naman po, opo. Oo. Pakalat-kalat. Okay. Oo, so ang cute TG nung ano, ang cute talaga ni ano eh, ni Ben. Tapos yung montage sa harap ng mirror, nagpa-practice ka mang nasasabihin mo kay Jim. Nakakaaliw. Di ba? Marami nakaka-relate. Kasi kahit ako, ginagawa ko naman yun. Feeling ko actually, lang naman sa ganun, di ba? May mga ganun kang ano, di ba? May mga ganun kang post-meme na sa IG. Yes. Oo. So parang sabi ko, very me. Ganyan din ako. Kahit correct. Normal na TJ. Oo nga. Ayun, so... So, na-excite ka? Nung sinabi niyo sa'yo na ano, BL series ang gagawin, na-excite ka na, TJ? Meron na excitement kasi meron na rin naman akong idea dun sa craze at saka sa pagiging trending ng BL. Lalo na, sa social media, ang daming Thai series na talagang araw-araw nagtitrending sa Facebook. Kaya talagang yung in-offer sa akin yun, medyo, wow, isa ako sa mga unang napili, isa ako sa mga unang mga BL actors sa Pilipinas. So, sabi ko, don't let the golden chances pass you by. Ganun. Aware ka na yes, sobrang okay. Sikat ngayon. Oo. May napanood ka ba, TJ, sa mga saan damakmak na naglabasa na BL, Pinoy BL series? May napanood ka ba?
Meron naman po kasi yung napanood, bali yung binigay sa kanya ni Direk, sabi niya manood-nood na rin daw ako para meron akong makuha ng idea. So pinanood ko yung Together tsaka yung Dark Blue Kiss, puro Thai series eh, para makakuha ako ng inspiration ko para opo. So kinilig naman ako tsaka natuwa ako. Kaya sabi ko, ah, ganito pala. So medyo yun yung mindset ko. Ito gagawin namin, gagawin ko, ganun. Oo. Ano nag-impression mo sa ano, sa Thai series? Cute lang naman, di ba? Cute lang. Cute. So, wholesome, di ba? Wholesome talaga. Na parang ito yung sinasabi nila na talagang mapapakilig ka, na talagang wholesome. Hindi kailangan ng sobrang, ano mo yung parang kailangan pa ng medyo may sobrang halikan or parang kailangan ba ng bed scene para lang matuwa yung mga tao. Ito talagang romantic lang eh. Talagang kikiligin ka tsaka talagang may inspire ka. So, happy naman ako na yun, kahit pa paano, nabibigay ni Ben and Jim yun sa mga tao ngayon. Oo. Tapos, ang gender ni Jim, ay ni Ben, ano siya, parang gender identity niya is parang bi-curious siya, di ba? Parang ganun, Ben, dahil ano, ITJ. Kasi, oo, kasi, ano siya eh, may nakatatlong girlfriend at nakatatlong boyfriend, parang ganun yung in-enumerate na kay ano, di ba? Kay Jim. Yes po, parang ano po, actually si Ben po kasi alam niya na yung sarili niya. Yung ngayon, alam niya, yung ngayon po kasi alam niya na yung sarili niya. So, nagsimula po talaga yung series na kilala ni Ben yung sarili niya na alam niya na gay siya. So, medyo may pagka-soft si Ben kasi very confident naman siya when it comes to sa mga friends niya, sa family niya. Alam na yun ng mga tao sa paligid niya. Medyo, syempre, hindi lang siya ganun ka-open sa mga hindi niya kilalang tao. Like sa social media, pero sa mga malalapit sa kanya, alam na yung sexuality niya. Oh, pero nagkaroon siya ng tatlong... Oo, nagkaroon siya ng tatlong girlfriend. Yeah, nung mga bata-bata pa. Ah! So, yun na-realize na nang medyo tumatanda-tanda na siya na ito talaga gusto niya. So, medyo... Ah, okay. Oo. O, tapos si... Oo, ikaw, Jerome, hindi mo first time to na ano eh, na LGBT character, di ba? Nakagawa ka ng ano, parang last year ba yon? Yung henerasyon yeah. Sumuko sa love. Yep. Oo, at ano ka doon, may jowa mo si Anjo Damiles, tama ba? Yun ba yun? Parang kayong ina-eye ko. Ina-eye sa mo. Lahat ng mga naka-fling ko, fling-fling lang, tapos sa kanya ako na parang naisip ko na parang this is it. He's the guy na hinahanap ko for commitment. Yun yung target ko dun sa movie na yun. Makuha siya. Ganun. Oo. Pero may relasyon kayo, di ba? May love scene kayo, di ba? Intimate scenes. Aha. Ay, hindi. Wala. Ha? Kito kayo nasa kama kayo. Tapos parang... Lang, eh. Sumasayaw lang ako nun eh. Ewan ko kung considers intimate yun. Yung sinayawan ko lang. Hindi. Yung nasa bed kayo. Tapos parang... Parang pinakita na tapos na kayong mag, ano, chore ba? Tapos parang gano'n. Di ba may gano'n, eksena? Wala siya. Hindi yata siya. Ibang guy yun? Yeah. Ibang guy yun. Sorry, hindi ko napanood. Okay, so may gano'n na. Tapos sa Soldier's Heart, recent lang, meron din kayo something ni Ives. Ives, yeah. Pero hindi. Oo. Straight naman ako doon na guy na nag-receive lang ako ng love from dun sa kabuddy ko, which is Ives, na si Benji. Oh, tapos ang lakas din, ano, ang daming fans nung Phil G tandem, ang fairness, ha? Ang dami kasi talagang naka-appreciate nung kung paano nag-umpisa yung story na wala talaga sa plot yun and all. Ah, talaga? Yeah. Ano siya? Wala yun, originally? Hindi ko alam sa mga writers, pero nung una kong basa, wala pa masyado. Then, nagulat na lang ako na parang, ay, may mga ganito. Tapos, experiment namin. Gumaw naman. Oo, marami natuwa. Sandali. O so, pang ilang ano, sa tanda mo, Jerome, pang ilang LGBT character mo na, may iba pa bang nagarapan na ano, na buddy before? Sa ABS? First ko was MMK. Second was, ayun na, henerasyon. Third ko is, ito. Nalimutan ako. Ayun, yung... So, third pa lang pala. Oh, ano namang reaction mo? Hindi ko kino-consider kasi yung sa... Correct. Sa Ash. Talaga, hindi naman siya as ano eh. Hindi naman siya as gay or what eh. Straight siya dun eh. So, Sorry, yes. Reaction
ko, saan po? Yung sinabi ni Ms. Rosel na ano, na gagawa kayo ng BL series ni TJ. Oh, reaction. Wala siyang sinabi sa akin na ano, gagawa ng BL series kasama si TJ. Ang sinabi lang sa akin, may gagawin ka. Sabi ko, sige po. Binigay sa akin yung script. Pinasa ko, ah, BL series pala to. Sabi nila sa akin. Oh, talaga? Tapos tinanong, ano lang ba yung mga limitations mo, kung anong kaya mo, hindi mo mabibigay. Tingin mo ba madadala mo, confident ka ba kapag ginampanan mo tong role na to? At syempre, yung community ng mga BL series, mahirap dyan dahil maraming competition na ginagawa kahit wala naman talaga dapat. Sabi ko na lang, oh sige po, trabaho naman po to. Tapos si Direk Easy naman, sinabi sa akin si TJ daw. Sabi ko, okay. At least something new, someone new na hindi ko pa kilala. Then there you go. Yun lang naman yung reaction. Kasi, at aware. Oo. Sandali, anong sagot mo? Anong sinabi niya? Anong limitations mo? Sumagot ka ba? Ay, hindi ko po kaya to, Ms. Rosel. May mga ganun ka ba? Or wala? Ang sinabi ko lang, first time ko ng ganito, first time ko ganyan, siguro si Direk Easy mag-uusap kami kung anong mga gagawin sa eksena, anong mga hindi, kung ano ba talaga. Kasi minsan, pag naggagawa tayo ng script, minsan nilalagay lang natin agad dire-diretso sa utak. Pero minsan, hindi natin alam yung pwede talaga sa TV, pwede sa movie, pwede sa series. Mm-hmm. At yung iba, mas maganda execution. May mga ganun po eh. Pero morely, mga writers naman na nakakanunan. So sinabi ko lang kay Direk Easy na parang, sige, pakiramdaman muna natin kung kaya ko o hindi. Basta gawin natin. Wow. Basta confident ka, yun. Ikaw ba, yun, si TJ nakanood ng mga BL series ng Thai. Ikaw ba, meron ka rin pinanood? Hindi. Nope. Wala. Clips lang. Kasi may mga nagtitrend na ikita mo sa feed mo. Yun, yung mga napapanood ko. Mga local, mga Pinoy BL, may nakita ka, Jerome? Wala. Talaga? Yeah. Ang dami. Alam nyo ba, nasa damakmak talagang ano? Ang last count yata is 30 or 40 na yata ngayon sa dami talaga ng sobrang dami. Ibig sabihin kasi, gusto siya ng public. Kumbaga sa, yun ang ano, siya ang official genre ng quarantine o ng ano natin, ng pandemic. Sobrang siyang sumikat itong panahon na to. As, kaya ang daming gumagawa. Kaya Ultimo Regal gumawa. Diba? Ayun. Okay. So si Jimson Alcantara, Jerome, ay straight siya? Yes. As far as I know, straight siya. may girlfriend pa siya. Oo. And self-made. Sumusunod sa tatay. Marami. Politician. Yeah, politician. Yun. Paano siyang self-made? Ano ba siya? Self-made? From nagiging nakikilala sa social media, marami siyang alam na like pag kakalikot ng mga kotse sa bahay, kung ano man. At madami pang car enthusiast. Yes. Okay. So ayun, so straight siya. Tapos in love pala sa kanya yung kanyang ano, ang kanyang childhood friend. Cute. Yes. Oo. Tapos ano yung video na sinabi mo na kalat na sa mga bading? Anong video yon? Kailangan nilang abangan sa season. Abangan nila yan. Bakit parang i-spoil agad natin? Oo. Parang, di ba nag-react si ano? Nag-react ka doon, TJ? Dahil parang yung pagkakasabi niya ng bading, di ba parang ano? Political incorrect? Yes. Ano? Medyo na hurt ako doon. Di ba? Kahit totoo yun, na-hurt ka eh, di ba? Oo. Oo. Tapos, kitang-kita yung ano, may chemistry kayo together, in fairness. Naramdaman nyo rin yun nung ano? Kasi parang nung unang sinabi sa akin na may TJ at saka Jerome na ano, sabi ni Ms. Rosel na BL, parang hindi ako masyadong sold. Meron ba silang ano? May chemistry ba sila? Pero dito, nakita eh. In fairness, may ano, may something, may spark. Galing din, no? Nakita niyo yun? Nakita niyo yun, TJ, nung ano, nung ginagawa niyo na? Ako, di ko nakita, naramdaman ko. Kasi ako, kinilig ako. Like, kinilig ako. Like, legit, sinasabi ko ng mga Jerome yun. So, yung nakita,
afterwards, yung napapanood na, saka nafe-feel ko na talaga na, yun nga, nakailang sena na. Parang meron, pero yung kung pakiramdam pa lang, solved na ako kasi may naramdaman ako eh. So, kung sa akin naramdaman ko na yun, for sure makikita yun ng mga manonood. Kaya, yun, ganun lang yung nangyari. Talagang magaling lang magbigay si Jerome. Wow! Ikaw, Jerome, nakita mo na parang, ay, meron kami ano nito ni TJ, ha? Sa lahat naman ng mga tambal ko, sa lahat, hindi ko nakikita yung chemistry. Wala akong nakikita, hindi ko alam kung ano ba yung chemistry and all. Isang alam ko lang yung kapag jive kayo and all, pag off-cam, kasama kayo, nag-uusap, nagkukwentuhan, walang ilangan, kapag nagtatrabaho na kayo, on-cam naman, batuhan ng linya, pag nag-take, as in talagang, okay, yun yung sa akin, yun yung chemistry for me. Hindi yun dahil lang sa nakita sa screen na, ah, ito pogi, ito maganda, ito cute nila pareho, ah, bagay sila, yung ganon. Hindi ko pa nakikita eh, hindi ko alam. Siguro sa ibang tao, kung hindi ako kasama doon, pwede kong kita, ay bagay sila, ang galing, ganon. Pero pag sa akin, hindi ko alam kung ano ang bagay sa akin eh. So, yun. Talaga? Yeah. Hindi, I mean, na-preview mo naman yung mga ano, di ba, nakunan yung scenes. Hindi mo nakita yan, parang, ay? Ay, cute naman. Di ba sabi mo, kinilig ka rin nung nakita mo yung mga eksena nyo na? Hindi ko kasi alam talaga yung meaning ng parang chemistry. Basta alam mo lang, pag chemistry, nagja-jive kayo eh, which is yun. Oo, correct. Ganon. Nagja-jive kami sa mga eksena and all. And doon, kinilig ako sa scene. Kasi talagang ang fluid nung eksena eh. Uh-oh. Alam mo yung parang, ay, walang umilang, walang, ay, hindi siya nagpakasakaran eh. Mga ganun. Bagay pala. Yun ang ano eh, yun ang reaction mo eh. Ay, bagay pala. Meron, pwede. Okay, so ano yung blended name nyo? Kung meron Elikoy, ano kayo, T-Rome? May nakikita ko, ano yung comment, J-Rome eh. J-Rome. Ay, J-Rome. As in, J. Okay. Yung J sa TJ, T-Rome. Yes. Opo. Ay, okay. Okay, cute. Reference ng name namin. Cute ha? Jerome. Wow. Okay. Tapos, in fairness, TJ, in fairness, may dati si Ryder ha? Si Olan. Played by Ron Martin Angeles. Ang lakas. Oh, ang lakas niya sa ano sa Twitter ha? Ang dami may gusto sa kanya. In fairness. Binag-uusapan siya. Oh, I mean, magaling rin naman talaga si Ron. Lahat naman sila magaling. Siyempre, ito kasing episode 1, talagang siya yung mas nakita ng tao. Kasi sa last lang naman dumating si Jim. Pero, siyempre, ngayon may mga natin. Ganyan talaga eh. Kaya nga siguro maganda rin yan na medyo naguguluhan yung tao ngayon. Pero pag dumating na siyempre si Jim sa episode 2 at sa mga susunod pa, ngayon, sa almas maguguluhan talaga sila. Kasi talaga may mga iro-root talaga sila ng mga na ship, pero syempre iba pa rin ang gym. Sandali, makakaharutan niya rin ba si ano si Olan? Gusto ko yung ayaw ng spoiler ni ano ni Jerome. At tapos si ano, sobrang proud ako dito, sayang kung may spoil, mas maganda yung mananamnam ng tao. Alam mo, nakakatamad talaga makita ng isang week ulit eh, bago yung next correct episode. Pero, ang sarap panoorin ako na nagsasabi, hindi ko pa napapanood siya ng buo, pero sa mga base na ginawa namin at alam namin yung story, ang sarap na, ay, ito yung aabangan ko next week. Yung ganun. Oo. Pero ang sarap din sana kung bingeable siya, no? Isang bagsaka na doon, ay, watch mo na agad ang dire-diretso. Yes. Diba? Yun yung lamang nung Netflix something. Yung lamang ng mga naghihintay, yung lamang ng mga hindi pa updated sa ganito, katulad nito, hindi nila alam na may Benex team, pero maririnig na lang nila kapag nagsalita na ang ganda ng ending. So, umpisa nila. In fairness naman sa digital series at sa mga iba't iba pang series in digital, kung hindi mo man maumpisan, pwede mo naman umpisan. Balik-balikan. Yeah. Yes. So, tapos pag nakompleto na siya dun sa YouTube, pwede mo na i-binge ng dire-diretso. Unlike dati, di ba? Parang pag may i-air sa TV, pagkatapos na hindi mo na mapapanood na ng replay. Ibili ka tama! Correct! Oo. Di ba? Oo. Unless mag-rerun siya ng ano, hindi mo na alam kung kailan mag-rerun yung... Oo nga, no? Tama ka dyan. Ngayon. Okay. Ngayon, andyan na lahat. Pwede mong ano, mapanood lahat. Okay. So, ano to? Si Johannes? Anong basa doon? Johannes. Oo, siya yung bidaman na... Siya si Leo na ex mo, TJ. Yes po. Na nagbabalik. Oo. Babalik. Nagbabalik.
Gusto ka uling i-mine? I-mine. Sana, sana all, Ben. Nag-aagawan. Tapos si, oh, so natapos yun na yung 7 apps. Na-shoot nyo na lahat. Opo, tapos na po. Oo. Meron ano, meron nag-stand out sa'yo, TJ, na favorite mong episodes or eksena na sobrang memorable sa'yo? Well, gustong-gusto mo? Ganun. Gustong, ako, sabi ko naman, gustong-gusto ko lahat na eksena ko with Jerome. Kasi, talaga wala, for me, kasi yun talaga yung target ko the whole shoot eh. Yung manamnam at saka ma-feel yung eksena ko with Jerome, which is hindi naman ako na-disappoint na hindi ko naramdaman. Naramdaman ko, kaya for me talagang happy ako sa mga scenes namin together. Kaya yun yung dapat abangan nila. Kasi lahat naman nagpakita ng galing, lahat nagpakita ng lahat may binigay, lahat nakakatuwa kasi lahat gusto yung ginagawa. Kaya talaga mas lalo kami napabilis. Pero syempre, kung may favorite man ako, yung eksena na namin ni Jerome. Kasi talagang ano, parang for me, it happens lang pag nandun na sa set. Pag nandun na, pag sinabing action, dun lang lumalabas yun. Kaya parang, pag na-feel mo na siya, parang, uy, hindi siya yung pinag-aralan mo ng matagal. Kung saan siya lumalabas sa mismong action. Kaya parang, yun, nakakatuwa lang. Na may experience mo yun. Parang, we just live at the moment. Kaya, nakakatuwa. Mm-hmm. Wow. Ikaw, Jerome. Favorite scene? Doon sa pitong apps na yon, meron bang parang ano, nagmarka talaga sa iyo or gustong-gusto mo? Episode 5 yata 'yan. Episode 5. Yeah. Ano din up Jen? Sige. Sa episode 5. So, oh, ano may oh, bakit memorable sa iyo? Without ano, spoiling. Naramdaman ko yung eksena in a way na yung pagsusorry, yung pagtatanggap, yung pag-appreciate tsaka yung pagkakilig. Hindi, wow. Hindi lang sa character ko, kundi dun sa character din at sa iba pang character ng mga nakasama ko dun sa eksena. Episode 5. If I'm not mistaken, 5 or 6 yata yun. Ba? Oh, may ganun si Jerome, ha? Wala kang ganun, TJ? Siya, minaalala siya. Ay, ikaw naalala lahat. Ko lahat. Naalala ko lahat. I mean, every scene namin. Siyempre, yung spoil. Oo, kasi okay. Gusto kong makita, gusto ko kung ano yung naramdaman ko, maramdaman din ng mga manonood ng ma-surprise. Wow! Tapos may nakita akong picture nyo na ano, parang basa yung mga hair, ano ka, wala kayo gamit, naka-jeans lang kayo, basa yung mga ulo nyo. Naligo ba kayo sa ulan? Ay, ano yun, sa content yun, ewan ko nga bakit nila. Ah, okay. It's for ano content yun? For YouTube, for okay. Midweek shoot. Midweek ko. Mm-hmm. Okay, shoot pala yun. Shoot. Yes. Ano lang, okay. May ginagawa lang. Tapos nagkaba. Oo. Akala ko, yung Ben and Jim, ba naligo sa ulan yung kaibigan? Kasi gano'n naman, mga kaibigan, pwede naman, di ba? Bigla na-miss nyo yung ulan, naligo kayo gano'n together or something. Nagkabasaan. Wala naman. Oo, wala naman gano'n. Shoot pala yun. Okay. O, antaray mo, ano, available pala yung Ben and Jim in 6 languages. Hmm. English, Indonesian, so matutuwa ang mga Indonesian fans mo, TJ. Apo. Di ba? Tapos yes, Chinese, Thai, Portuguese, and Spanish. Oh, tarush. Mm. Ano nga sa Indonesian, bahasa ba? Bahasa po. Tama ba? Yes. Tsaka magkakaroon rin po kami ng language ng Myanmar. Yan. Alam ko meron ng Myanmar. Aray. Seryoso. Apo, nahuli lang sila eh. Nahuli lang. Kaya... napasok na Giling. Sila. Oh, di ba Asia, ano talaga? Pang-Asia. Ay, hindi lang Asia, may mga Spanish eh. Tarush. Yes, okay, so, Brazil. Marami sa Brazil po. Oo, ang daming fans, daming BL, Pinoy BL fans ng ano, nasa Brazil.